Hello Beaches! Another day, another question. Paano po mag-blend ng soft gel na napakalinis? Hindi siya malinis, be. Huwag tayong ano dito. Charest! So, ayan, first, kinuha ko yung soft gel tips. Pinres ko doon sa natural nails customer. At yung residue ng glue gel ay mag-iwan siya ng wet mark just like that. O, diba? Kita nyo ba? Yan. Yan yung magiging indication ko kung hanggang saan lang ako maglalagay ng glue. Diba? O, ganyan. And inotice nyo guys kung paano ko siya ikakabit. Okay? Una, i-make sure ko na easy access ang aking ilaw. Second, ayan, sa ilalim ko inuumpisahan at sa cuticle area ko pinapasobrahan or pinapaagos yung excess glue. But you have to make sure na hindi siya kakapit or didikit sa skin. Ayan, ganyan. Kaya importante sa akin na malapit yung ilaw ko para mabilis lang at hindi kakalat yung glue. And from that angle, guys, makikita nyo, may imaginary apex na tayo dyan. Right? So, ayun yung, ewan ko, na-discover ko lang. Bakit ba? And one more thing, malinis yung ilalim mula nung gantong process yung ginawa ko. Ayan o, diba? Ang linis ng ilalim, parang the extension. Charis. So, ayan. After that, cut nyo na siya. Kung anong shape, kung anong shape gusto ng customer. This time, gusto niya is almond. Hindi ko alam kung tama ba itong pinagagagawa ko. Basta yan ang understanding ko. Now, inotice nyo guys kung paano ko hawakan at padaanin sa nails ang nail drill. Ayan guys. Diba kanina nakita nyo na parang may imaginary apex na tayo doon. Kung ano lang yung sobra na glue or hindi akma sa shape na gusto nating ma-achieve, yun lang ang pina-file ko. And from that angle, makikita nyo na agad na meron na siyang apex. Imaginary apex ang tawag ko dyan kasi di naman talaga siya apex, no? Charest! So, ayan. Tapos the rest, re-remove ko na lang yung shine. Left and right angle, guys, sinisilip ko yan kung tama ba or kung okay na ba yung pagka-curve. Yung kung may sobra pa ba, kung may bulky pa ba na part, ganun ako. Ako lang ha, hindi ko sinabing tama na naman ha. Hindi tayo magmamarunong dito, basta ganyan ako. Tapos yan, o diba? Makikita nyo, tinitilt ko siya. Tinitilt parang binabaling-baling, ganun. So after that, yan, manual filing naman tayo. Manual filing naman, ilalim, gilid, and ibabaw. Ganun ako mag-file. Minimake sure ko na yung ating soft gel tips ay magbe-blend dun sa edges nung natural nails ni customer. Ganun ako mag-file, okay? Again, di ko sinabing tama, di ko sinabing gayayam, but this is how I do it. And this is not napakalinis, okay, Charis? So, after that, guys, iba-brush off nyo naman yung excess or yung mga dust. Ayan. Diba, brush off nyo yan. Tapos kukuha ka ng lint-free cotton pads. And I'm using alcohol or acetone. Kung ano yung malapit sa akin. Easy access. Doon tayo. Charis. So, ayan. Tapos makikita nyo, pagpunas kong ganyan. Oh, charan! Wala kang makikitang bakas ng edges ng soft gel tips. O, diba? Ganda. Parang ano lang. Parang walang nangyari. Charis! Parang walang extensions. Yun lang, guys. If ever you have more questions, suggestions, leave nyo lang dyan sa comment section. Pag free tayo, gawan ko na video. Bye!